Nakatikim na ba kayo ng abnoy? Talagang mas nakaka-enjoy kasi kapag yeah, may mga kasalo tayo, solid. Dito sa Barangay Makatad, Siniloan, Laguna, dumayo ako sa Golden Leaf Farm. Isa itong TESA-accredited learning site for agriculture. Ang mga mag-aaral ng Golden Leaf ay sumasa ilalim sa scholarship programs tulad ng production of high-quality inbred rice, seed certification at farm mechanization. Ngayong linggo, student mode muna ako at babalikan ko kung paano nga ba magpaandar ng harvester. Great. Noong panahon ko, thresher lang ang pinaka main equipment na ginagamit. Tapos yung gapas, mano-mano. Eto ngayon, may harvester ng tinatawag. So mas madali ang buhay ng magsasaka pag may mga gantong equipment. Ang Golden Leaf Farm ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Mel Jordan Rivera. At kamakailan, kinawaran siya ng parangal ng Office of the Provincial Agriculturist bilang Outstanding Rice Farmer in the Province of Laguna. How did you end up as ano yan eh? A farmer, as a, an educator? Sila, yung parents ko ay medyo tumatanda na. Hmm. Mga kapatid ko kasi ay mga nasa ibang bansa din. Kaya sabi ko, nag-decide nga ako na dito na lang ako sa Pilipinas at tulungan ko na lang. Pero bakit po farming? Kasi palayan talaga yung ano, kinalakihan namin. So hindi naman ito parang bagong mundo for you? Hindi naman. Nung nagtigil ako sa barko, yun, nag-decide ako na mag-livestock, itik. Okay. So nandyan na tayo sa farm, hanap ka naman ng iba. Nilagyan mo pa ng ibang... So hindi ka kasi pwedeng mag-stick sa isa lang. Oo, hirap. Kailangan, halimbawa, yung palay mo sumablay, may gulay ka pa. Oo. Tapos may hayop ka pa. So ayan na nga yung ini-introduce ngayon ng government sa mga sa mga Department of Agriculture yan. Mag-diversify ka ng farm. Kumbaga, huwag ka lang mag-focus sa isa. Paano po tayo napunta sa training naman ng mga bagong generation? So binigyan ako ng training ng DA dito sa amin, Municipal Agriculture Office. Tapos na banggit nila sa akin na may potential na maging farm school. Farm school ito. Yun kayo. Okay. So, ayun. Doon na nagsimula. Bago pa lang kami nag-start. Ah, okay. So, kakatapos nung first batch namin ng RMO. So, yung pero, second batch at third batch, ongoing. Per batch, 25 sila eh. Ngayong araw ay 70. Tatlong batch sila tatlong pumasok. Batch na magkakasabay. So, isa dyan sa training hall, tapos dito sa isa pa. And then, field naman yung isa. Ayun. Astig. So ito yung inalaga nilang baby dito sa farm. And basically, marami-rami na rin tayong recipes na nagawa with this ingredient. Ayan, kagaya ng suggestion ni Chef Jonah. Binigyan niya tayo ng inspiration on an Indonesian dish. Fried chicken actually ito. Pero yung breading na ginamit is coconut. Gamit yung nyog. Nyog. So, ganun lang din yung ipe-prepare natin. Kumbaga, yun yung inspiration dun sa dish na gagawin natin. Gagawa tayo ng coconut breaded duck. Actually, you can use yung native chicken. Kasi okay. Mas maganda yung flavor. Flavor, oo. It's distinct, iba. Malayo talaga, mas malayo, bihamak yeah. Na mas malasa, di ba? Yes, sir. Same with the duck na ginagamit natin ngayon. Siguro ang pinaka-concern ko lang dun is yung texture, yung lambot. So, yun nga. For the marinade, para makompensate natin yon or magawa ng paraan, ika nga, is gagamit tayo ng ingredient na magbababad and somehow would tenderize doon sa meat natin. This is not traditional, kagaya nung dish na sinasabi ni Chef Jonah. Pero at least, aside sa mapapalambot niya na yung karne nung bibe natin, is magdadagdag pa siya ng added layer. O, kasi medyo syempre, matamis yung pineapple juice natin. And at the end, kasi frying method lang yung gagamitin natin. Yung chemical reaction, yeah. Ika nga na mangyayari. Para lumambot siya. Para lumambot yung meat natin. So we'll just, kumbaga, deboning. And then another thing na common yata sa area na yun, Chef, is yung yellow rice nila, no? Yeah. Nasi kuning, they call it. Nasi kuning. Yeah. Nasi is rice, so kuning is the yellow.
ano yun, turmeric lang talaga turmeric. Yung gamit nila doon. Use turmeric. Yan. Sometimes they use shallots, mga ganyan. Pwede. We could definitely do another dish dun sa mga natitirang parts natin, but bago natin siya lutuin pa ng ibang putahe, pakukuluan muna namin para ma-extract yung natitirang flavor dun sa mga buto-buto. And then yun yung gagamitin namin doon sa ating rice. So yung leg quarter natin, again, this is optional. Pwede nyo naman siyang iprito with the bones. Pero para lang din mas maganda yung experience for me at least, is tatanggalin natin yung buto. And again, mas matagal maluto yung duck skin. So ihiwalay ko lang din siya para ma-expose yung pinakakarne lang mismo. Ayan, so chef, they can also use yung desiccated coconut if they don't have access to fresh coconut. Ah, tama, oo. At least yun nabibili nila sa grocery rin, ano? Yes. Okay. Would there be any difference in flavor? I think when you, pag pina-fry mo kasi yung coconut, it gets sweeter as well. Aha. I think moisture-wise, mas moisture yung mas pasa siya. Okay. Ibabad natin ang itik sa pineapple juice. Pagkatapos, samahan natin ang gata. Timplahan din ang paminta at asin. So, ma-marinate lang natin to for at least 15 minutes para lang mag-react yung pineapple juice doon sa karne ng ating duck. Thank you, Chef. Babalik ko na ito sa mayari. Okay. So, ready na rin yung stock natin. Gagamitin lang natin. Pangsabaw. So, nahugasan ko na rin yung bigas natin. We'll just add enough liquid para makapagsaing tayo. And lalagyan lang natin ng ating turmeric powder. Tingnan. And some ginger. So habang nagma-marinate yung ating duck at nagsasaing naman tayo ng ating kanin, pe-prepare ko na yung last component natin, which is yung ating sambal. Luya. Maglalagay din tayo ng bawang. Lemongrass din. Of course, yung sili natin. Rough chop lang natin para madali natin siyang mabayo ng ating almeres. Yung pinakatimpla nung ating sambal ay yung ating bagoong alamang. Ano yung sambal? Para po siyang side dish. Parang chili sauce. Pero usually fresh. Yan yung ating sambal. Ready na lahat ng components natin. Again, the last thing that we need to do is i-fry na natin yung ating duck. Gawa lang tayo ng mabilis na batter. Lalagyan ko lang ng konting cornstarch. And then, yung natitira natin or yung sobra nating marinade. Coconut cream. Simple, dunk na natin yung ating duck meat. Alright.